Akata nagpapabayad ng 10,000 pesos sa mga fans para i-shoutout nito sa laban nila ni Badang. Pibus nagkwento ng mga nangyari sa kakatapos lang ng mga match-up sa PSP. Naganap nga last January 21, 2024 ang QC pangil sa pangil. Kaabang-abang nga ang mga match-up na naganap dito. Sa naging live nga ni Pibus sa kanyang Facebook account ay ibinahagi niya dito ang ilang mga nangyari sa kakatapos lang ng mga match-up ng PSP. Dito rin ay sinisigurado niya na magiging malakas ang mga match-up ng matirang mayaman na gaganapin sa Cebu. May laban si Mod sa PSP sa Cebu. Kalaban niya si Jay Black. February 3 na yun. Diyos ko, si Jay Black. Hindi basta-basta yan. Kala nyo, ginaganyan-ganyan nyo si Jay Black, ha? Tapos yung parang meron dong Sack Maestro versus Zaki, Aklas versus Invictus, Akata versus Badang, Kiram versus Six Street. Diyos ko, Lord. Salpukan yun. Si Balakid magja-judge sa Cebu. Tsaka si Target, isa sa mga judges natin sa Cebu yan, si Balakid tsaka si Target. So yun. Upload ng Romano versus Unico sa sa Friday. Friday yung upload natin. Eto si Damsa, pwede pang bumatil to si Damsa. Huwag lang manununtok. Kasi sinisigawan niya rin yung crowd. Natatakot yung crowd kay Damsa. May trauma na yung crowd kay Damsa. Pag hindi kayo sumigaw, alam nyo na. Ganon sinasabi niya, isipin mo, kahit ikaw crowd ka, sisigaw ka eh. Di ba? Pucha, sasapakin ni Damsa eh, di ba? Siyempre, nakakatakot na, boksingero, tapos pag hindi ka sumigaw sa bars niya, puta, sasapakin ka, di ba? Ikaw, mapapasigaw ka na lang talaga, di ba? O, pag hindi kayo sumigaw, alam niyo na, gumano si Damsa, nagulat ako, sabi ko, ba't? Kahit ako, sisigaw ako nun eh, di ba? Pag ikaw ang nasa crowd ta si Damsa sumigaw ng pag hindi kayo sumigaw, alam nyo na. Takot mo lang, di ba? Baka sapaking ka eh, di ba? Battle of the night para sa akin kagabi, si Romano tsaka si Unicorn. Lakas talaga, sa Friday i-upload namin yun sa PSP Entertainment YouTube channel. Ayan, yan pa si Luxuria, nakikababaeng tao. Isipin mo, nag-after party ka na sa dekada, nakipagsuntukan pa, kababaeng tao. Dapat hindi ginagawa ng mga kababaihan yan. Yung mga ganyang gawain. Iba rin to si Luxuria eh. Sa ibang balita naman mga Lodi, Akata nagpapabayad ng 10,000 pesos sa mga fans para ma-shoutout niya ito sa paparating niyang laban kay Badang. Aminado nga si Akata na siya ang dahilan kung bakit tila nagbago ang sistema sa eksena ng rap battle. Tumaas nga ang mga talent fee ng mga MC at nagtaasan din ang mga papremyo ng mga liga. Daming gusto, daming hangarin! Ginawa ko, alam niyo naman yung nangyari! Tumaas yung bigayan, sumarap yung pagkain! Kayo to nakinabang, kaya magpasalamat kayo sa akin! Hindi lang basta pamimintas ang aking binibigkas sa sistemang talipandas, tinatangka ko pa kayong iligtas, kaya bakit ka magagalit sa akin? Pinaglalaban ko lang karapatan ng battle rapper sa Pinas! Sa naging post nga ni Akata sa kanyang Facebook account ay tila nag-aalok ito sa mga netizens. Base nga kay Akata ay tatanggap siya ng mga fans na magpapa-shoutout sa kanya sa paparating na laban niya kay Badang, ngunit magbabayad ito sa halagang 10,000 pesos. Para sa lahat ng gustong magpa-shoutout sa laban ko kay Badang sa February 3, magbababa ako ng presyo ngayon, 10,000 each na lang, PM lang sa interesado. 10,000 lang, parte ng kasaysayan, pangalan nyo o ng negosyo nyo, ayaw nyo pa? Diyos ko, anong akala nyo sa shoutout namin, libre? Million-milyong tao makakarinig ng pangalan nyo at business sa isang battle, yung iba dun nagtitrending pa. May natutunan na naman kayo sa akin, yung mahaba mag-shoutout dun, bayad mga ngayon. Kayo mga Lodi, anong masasabi nyo sa mga pahayag ni Akata at sa ibinahagi ni Pibus? Comment down below lang mga Lodi, atin niyang pag-uusapan.